Malamig man o mainit ang panahon, hinahanap-hanap ang sorbetes o ang dirty ice cream ng mga turista sa Baguio City. Pag-akit ng Baguio, ito talaga hinahanap ko. Kasi malamig, malamig na yung panahon, perfect siya. Opo. Okay. Kasi aside sa mas mura siya and affordable, mas malalasahan mo talaga yung flavor niya. Tsaka mas common din siya sa atin mga Pinoy. Bukod sa kakaibang lasa, mas nakakatakam daw ang dirty ice cream dito. Kumbaga sa ano, ito yung classic, yung talagang original, kumbaga. Saka yung nag-improve na kasi yung lasa niya. Kaya tulad nga sinabi ko, hindi siya powder. Pure na siya, kaya pagpunta mo ng Baguio, nahanap na talaga yung strawberry ice cream. Ayon sa eksperto, may magandang epekto raw sa katawan ang paminsang-minsang pagkain nito. A mood enhancer, kasi nga ice cream is often associated with pleasure, kasi pag nakakain tayo ng ice cream, naiiba yung mood natin, nagiging masaya. Halo-halo naman is kung gaano siya kasustansya, it depends on the ingredients na ginamit natin. So karamihan sa halo-halo natin are made of fruits. Ayon sa nutritionist na si Leti Digay, tinatawag na dirty ice cream ang sorbetes. When we say dirty ice cream kasi, hindi ibig sabihin unsanitary siya or unhealthy siya. Kasi the way, paano ginawa yung ice cream is sa traditional na ginagawa yung sa metal. And then outside the metal ng cream is meron siyang ice and salt. Nitong Hunyo, idineklara na kabilang sa best frozen desserts worldwide ang dirty ice cream at halo-halo. Jason Andaya para sa Luzon Headlines.